Hi guys, magandang araw sa inyo lahat. Welcome back ulit sa YouTube channel. Today guys, ang topic lang natin ngayon is switch and outlet combination with one plate. So, ano ba ibig sabihin nito? I-combine natin guys yung ating switch tsaka yung ating outlet. Okay, sa isang plate. Okay, so ibig sabihin guys, yung ating plate daw dito, ito yung ating plate na trigang plate to. Now, meron tayo itong dalawang outlet. Ayan, tsaka ito. So, tugang outlet yung isasama natin dito sa isang plate. The rest, meron tayong isang switch para dito sa ating bulb. Okay. Now, lagyan mo na siya ng label. Now, ito guys yung ating bulb. Dito guys, itong dalawa ito is, ito yung ating outlet. Ito yung ating switch. Yung switch guys is ito, control nito ito, itong bulb na ito. And then, ito yung ating circuit breaker, CV. Now, ipapakita ko sa inyo kung paano ang connection nito. Okay, so karaniyon guys, itong connection na ito is nangyayari ito sa bahay. Kasi minsan, yung ating ilaw, dito natin nire-recta sa ating outlet. Kasi minsan, yung wire natin is kulang na, at saka minsan, yung ating supply na kukuhanan para sa ating ilaw is medyo malayo. Kaya ang nangyayari guys, minsan, kumukuha na lang tayo ng supply dito sa ating outlet para masupplyan yung ating ilaw. Okay. Now, ipapakita ko sa inyo guys kung paano nga ba yung connection nito. Now, para masupply natin guys yung kuryente, yung ating outlet na tugang, and then, tsaka yung ating ilaw. Okay. Now, simple lang yung magiging connection yan. Okay. Dito guys sa ating breaker, ito yung ating line 2. Ito yung ating line 1. Now, last meeting guys, discuss kung saan yung connection ng ating outlet tsaka yung ating ilaw. Ang una natin gagawin guys, pag tayo mag-wiring, unahin natin lagi yung ating line 1. Okay, yung ating line 1 guys, ito. Line 1, diretso siya rito sa ating outlet. Okay, tapos tayo rin, outlet. And then guys, yung ating line 2, ibabaan na rin natin papunta rito sa ating outlet din. Okay, outlet natin, diretso siya rito. Baba siya dito. Now, yung supply niya guys is hanggang dito lang sa ating outlet. So, ibig sabihin guys, yung una nating outlet dito, siya pa lang guys yung may supply kasi yung pa lang nabababa natin ng wire ng ating line 1 at ating line 2. Now, ang gagawin natin guys is kailangan natin jumperan para masupplyan natin ng kuryente yung ating ikalawang outlet. Okay. Now, ang gagawin lang natin guys is jajumperan natin. Okay. So, pag jumper, napaka basic lang. Ito yung ating supply na line 1, line 2. Nandito na siya, guys sa ating outlet na una. Ija-jumper lang natin, mag-jumper lang tayo para masupply naman itong ating ikalawang outlet. Okay, now, ija-jumper tayo rito. Ayan, jumper. Jumper. Now, itong jumper na to guys, ito yung ating wire na gagamitin para masupply yung guys ng kuryente itong ating kalawang outlet. Okay, so meron tayong supply yung ating tugang. E paano naman guys yung ating switch? Paano natin susupply para mabuhay natin itong ating bombilya? Now, ang gagawin natin guys, sabi ko last meeting, yung line 1 natin is directly lagi sa ating switch. So, yung ating line 1 guys, yan, line 1 siya. Yan, diretso siya rito. Ang gagawin natin is magja-jumper tayo ng wire para masupply natin ng line 1 yung ating switch. Now, yung line 1 natin is ito. Ang gagawin lang natin, ija-jumper tayo ito ng wire. Ayan, jumper tayo ito ng wire. Now, may jumper na siya ng line 1. Ibig sabihin guys, yung ating switch may supply na siya ng line 1. Okay. Now, ang gagawin naman natin, yung sa ilaw naman, di ba sabi ko last meeting, yung line 2 directly papunta sa ating bulb. Now, yung line 2 natin, ito, yan, directed siya rito sa ating breaker, bumaba ito, yan, bumaba sa ating outlet, ayan. Now, yung line 2 natin guys, nandito sa ikalawang outlet. Okay, yun guys, is dito natin itatap yung ating line 2, ay yung ating ilaw, or yung ating return ng ilaw. Kasi guys, sabi ko last meeting, yung ating line 2 is directly dito sa ating bulb. Now, yung line 2 guys, ng ating ilaw, ito, directly siya dito sa ating line 2 na. Okay, so dito, dito lang tayo nag-jumper. Okay, so dito lang siya tinap. Now, okay na siya, meron na siyang line 2, yung ating ilaw. So, ang kulang na lang niya is line 1. Now, ang gagawin lang natin guys, yung ating line 1, ito,
Siyempre, inline mo yun directly dito sa ating switch. Okay, so pagkalagay na tayo ito ng wire, yung ating return ng switch. Okay, so diretso na siya rito sa ating ilaw. Tas, okay, kasi guys, yung ating line to, direct na rito. Yung ating line mo, direct dito. Once na inopen natin yung switch, ito yung ating switch. Ito yung single pole switch lang to. Yan. Makita nyo yung single pole switch yan. Okay, pag inon natin yun dyan, on. Yung supply ng current ng line 1 is directly dito sa ating bombilya. Kaya yung bombilya natin, iilaw na yan. Kasi gagawin mo natin guys is i-apply natin dito sa ating mismong actual para mas makita nyo talaga na gagana yung ating ginawa. Mag-establish na tayo rito. Guys, dito tayo sa mismong actual na ating wiring board. Now, ang gagawin muna natin is mag-gloves muna tayo para sa ating safety. Para magamit natin yung wire guys dito sa ating wiring board is number 12. Now, ipasok na natin yung ating wire. Okay. Magkasa lang natin dito. So, ayan na guys, yung ating wire. Okay. Now, okay na yung ating line 1 tsaka yung ating line 2. Now guys, ito yung ating switch plate na isang peraso. Now, ang magagawin natin guys, yung switch plate natin dito. Ayan. Yeah, ito yung ating switch plate. Tatlo. Bali, tatlo guys ang pwedeng ilagay natin dito. So, ang ilagay natin dito guys, dalawang outlet tsaka isang switch. Okay, so ang mangyayari, tugang outlet at isang switch, single switch. Now, ito yung ating outlet. Yan, ito yung ating outlet. Ilalagay na natin. So, sa paglalagay naman guys, madali lang. So, makikita nyo rito, meron tayong marking sito up. Yan. Ibig sabihin guys, yung up nyan, ito yung pataas. So, yung label ng ating outlet sa baba. Okay, ito yung ating switch plate. Ay, ito yung ating plate. Lagay lang sa likod. Tapos, meron tayong makikita dito na mga lagayan ng ating outlet. So, ito guys, yung dalawa. Yan, tsaka ito. Ipapasok nyo lang dito. Yan, sa dalawang butas. Yan. Papasok nyo yung dyan. And then, ano nyo, itulak nyo lang itong isa. Yan, okay na. Pasok na yan. Ganoon din guys, yung ating isa. Okay. So, okay na siya. Na ito yung ating dalawang outlet. Tsaka isang switch. Okay. Now, ang gagawin muna natin guys is jumperan muna natin ng wire ito. Okay, para masupply natin itong kalawang outlet natin. Now, dito guys sa likod natin, kung makikita nyo, yung outlet natin na isa is meron siyang apat na butas. Yung apat na butas dyan guys, yan, yung dalawa rito is yung sa taas tsaka sa baba is directly connected dyan guys, directly connected. Tapos itong isang butas dito tsaka dito sa baba is directly connected dyan. So hindi lang siya magkakonnect dito. Hindi siya magkakonnect dito tsaka dito. Kasi shorted dyan pa yung nagkakonnect yan dito. Ang connected nyan, itong dalawa sa baba tsaka sa taas. Okay. Now ang gawin muna natin guys is jumperan muna natin yung ating outlet. Okay. Now guys, na-jumperan ko na siya. Okay, ito yung ating jumper. Yung red natin, nag-jumper siya rito sa ikalawang ating outlet para masupply yung ating outlet dito. Tsaka yung ating line 2, kulay blue. So, ayan, may jumper na siya rito. Okay, now ang gagawin natin guys is itap natin dito yung ating line 1 tsaka yung ating line 2. Yung ating binaba, galing breaker. Okay, ito yung siya guys, yung line 1 natin. Yung line natin guys, yung may tape, tsaka yung ating line 2. Now, itatap na natin ito sa ating outlet. Okay, so space muna natin. Ipasok na natin. Ito yung ating line 1. Line 1 natin guys, dito sa red. Okay. Pasok lang natin dito yung wire. Ayan. So, ayan, okay na. Pag tumunog, okay na yon. Yung line 2 natin dito. Okay. Now, okay na siya guys. Na-tap na natin yung ating line 1 tsaka yung line 2. Now, yung supply niya guys, nandito na sa ating kalawang outlet. Okay, pag tinap na natin ito, pag sinupply na natin. Now, ang gagawin naman natin guys, supply na natin ng ating line 1 yung ating switch. So, ito yung ating switch. Okay. Yan, ito yung ating switch. Now, sabi ko nga kayo last meeting, yung line 1 natin is directly sa ating switch. So, gagawin natin is magja-jumper ulit tayo ng wire dito papunta sa ating switch. Okay. Pause. Now, ang gagawin natin guys is jumperan na natin ng wire para masupply ng ating switch. Okay, so kumuulit ako ng wire. Ito siya. Balitan ulit natin.
Yung line 1 natin guys, sabi ko nga kanina, dito nakatap sa ating kulay pula, yung red. Color coding tayo para di tayo malito. Now, pasok natin yung wire. Okay. Now, okay na siya. Ipasok mo natin. Okay. Yung ating connection ng ating switch, kung mapansin nyo, ito may marking siya rito. Yan. Yung ito yung markings na yan. Dyan guys, nakatap yung return ng ating ilaw. Okay. So, ibig sabihin guys, yung ating line 1, dito nakatap sa kabilang walang marking. So, ito siya. Dito nakatap. Dito. So, ibig sabihin, yung ating line 1, dito natin itatap. Okay, ganun lang yun. Now, putulin natin yung wire. Putulan pa natin. Okay. And now, itap na natin yung line natin. Parang supply natin ng line 1 yung ating switch. Pasok natin yung wire. Yan. Yan. So, ayan siya guys. Okay. Now, yung ating switch, meron na siyang line 1, may supply na yan. Yung current dyan, hanggang dito na nasa ating switch yung ating line 1. Okay, now, ang gagawin naman natin guys, yung ating ilaw naman. Okay, kakapit na natin yung ating ilaw. Suksukan na natin ng wire ito. Okay. Now guys, dito sa ating receptacle, last meeting, tinuro sa inyo yung mga proper connection about dito sa ating receptacle. Yung ating return ng ating ilaw na galing dito natin guys, itatap sa aluminum. Yan, sa gitna. Okay, yung sa terminal. Ibig sabihin, ito is ito. Itong terminal na to. Diyan natin itatap yung ating return ng ating switch. Okay, pasok natin siya rito. Siya, yung screw. Make sure guys, mahigpit yung ating screw para di siya mahugot. Yan, para di siya mahugot. Okay. Now guys, na-fix ko na yung ating bukilya dito. Okay, now proceed tayo sa ating connection dito sa ating utility box. Okay, kanina guys, ang ginawa ko is binabaan ko ng line 1 at line 2 yung ating outlet dito sa unang outlet. Okay, at nag-jumper tayo. Yung jumper natin guys, yung ating red tsaka yung ating blue. Now, is yung dalawang outlet dito is may supply na kasi nag-jumper na tayo ng wire dito. Ang next naman ang gagawin natin guys, yung ating ilaw naman, kung paano natin ipapailaw at malalagay natin yung supply. Okay, sabi ko last meeting, yung line 1 natin is directly lagi sa ating switch. Okay, now yung ating switch guys is meron na siyang line 1. Okay, na ito na siya, may tap na tayo rito. Okay, yung line 2 naman ang kukuhain natin para sa ating ilaw. Okay, yung line 2 natin guys, ito kulay black, galing receptacle is dito natin itatap sa butas na to. Para masupply ng line 2 yung ating bukilya. Receptacle kasi guys, yung line 2 natin na ito, yung walang tape, yung kanyang current pag nito, kasi may jumper siya, dire-diretso na yung kanyang line 2 papunta dito sa ikalawang outlet. Tapos pag tinap natin dito yung wire nito sa line 2 natin para sa ating ilaw is magkaka-line 2 na yung ating bukilya kasi meron tayong jumper dito at yung dalawang butas dito is connected yan. Kaya meron ng line 2 yung ating bukilya. Okay, so ang next naman ang gagawin natin guys, yung return naman para masupplyan ito ng line 1 yung ating bukilya. So, yung line 1 natin na ito, guys, dito nakatap sa ating switch, yan. Ito na siya, dito nakatap yung line 1 natin. Yung return ng ating ilaw is dito natin itatap sa kabila. Okay, malinaw tayo ron. Yan. Diyan natin itinap. Okay, so ito guys yung connection natin. Okay, yan yung naging connection natin. Now, yung ating line 1, ayan, yung line 1 natin hanggang dito, may supply na yan. Ayan, may supply na yan dito. Okay. Now guys, na-fix ko na yung ating ginawa, yung combination ng ating switch tsaka yung outlet. Okay, so ito na siya. Ang gagawin naman natin guys is i-check na natin yung ating ginawa. So sa pag-check ng ating ginawa is mabilis lang yan, range lang natin sa ating continuity, sa ating times 10 times 100. So ayan, pag-shorty ko na siya. Okay. Now, yung ating test probe, yung ating red tsaka yung black, itatapat natin dito sa ating terminal ng line 1 tsaka yung line 2. Kailangan guys, wala siyang reading. Kasi pag once nagkaroon siya ng reading dyan, ibig sabihin yung ating ginawa is shorted siya. So, ngayon, itatapat natin dito. Now, ayan, wala siyang reading. Okay, wala siyang reading. Oh. Pag-shorted natin, now, wala siyang reading. Okay. Ayan, wala siyang reading. Good. Now, yung... una natin i-test yung ating outlet. So, sa pag-test ng ating outlet, madali lang yan.
Iipit ko lang muna yung ating test probe dito para makita nyo talaga. Iipit lang muna ating test probe dito sa ating terminal. So guys, sa pag-test ng ating outlet, so simple lang siya. Kukuha lang tayo ng wire. Ayan. Okay, wait guys, pag-shorted lang natin yung dalawang line 1 dito, yung line 2 yung ating outlet. Okay, pag-shorted lang natin, kukuha tayong wire. Ayan. Ang gagawin guys, pag-shorted natin dito yung ating wire, built-on, papasok natin sa dalawang butas. Kailangan guys, magkaroon dito ng reading kasi yung ating ginawa is pag-shorted natin, kailangan magka-reading yung dalawa. Now, i-short ko na, ipapasok rito, kailangan magka-reading yan. Now, ayan guys, may reading siya. Ayan, pansin nyo, may reading yan. So, ayan, may reading. Okay, may reading. Okay. Yung kalawang ano naman natin, kalawang outlet naman natin pag-shorting natin. Ayan guys, pumapalo yung ating tester, may reading siya, isa pa ulit. Ayan, may reading. Yung ating outlet is good na. Now, ang check naman natin guys, yung ating ilaw naman. Yung ilaw natin, ang gagawin natin is pag-shorting din natin dito sa ating receptacle. Kailangan guys, kapag inon ko yung ating switch, magkakaroon ng reading yung ating multi-tester. Okay. Para malaman natin yung ating supply is continuous dito sa ating bukilya. Okay. Now, pag-shorting ko na. Ito. Now guys, napag-short ko na rito yung ating lane 1 tsaka lane 2. Pinag-short ko na rito yung return ng ilaw tsaka yung lane 2 natin galing breaker. Ayan, yung aluminum natin dito yung lane 2 tsaka lane 1. Now, kailangan kapag inon ko yung ating switch, magkakaroon tayo ng reading. Okay, so ngayon, i-on ko na. Ayan, may reading siya. Off natin, ayan, bumaba ulit. On, off. So, yung ating ginawa is good. Yung para sa ilaw, good na. Now, ang gagawin natin guys is supply na natin ng kuryente para malaman talaga natin na good yung ating ginawa. Okay, now ito yung ating bumbilya. Ayan. Ayan. Ito siya. Now, ito yung ating breaker. Now, yung ating test probe dito pa. So, i-range ko muna sa 250 yung ating multi-tester para malaban natin yung actual na reading kung gaano kalaki yung supply dito sa ating lugar. Now, i-on ko yung ating breaker. Ayan. Now, pumalo yung ating test. Yung ating multi-tester. So, ang supply dito sa ating mismong lugar is 250. Ayan, 250. Off natin. Ayan. Gawin natin. Yan, okay na siya. Now, tanggalin na natin yung ating multi-tester. Off natin. Ang gagawin natin is, bubuhayin na natin yung ating ilaw. Okay, itataas ko na yung ating breaker. I-on na natin. Yan, ako na yan. And then, kung mapansin nyo, itong ano natin, yan, switch natin, meron siyang ilaw rito. Okay, LED yan, LED. Now, pag in ko to, kailangan iilaw to. Yan, umilaw siya. Off, on, off. Now, ang te-test naman natin guys, yung ating outlet. Ang gawin na lang natin, test lang natin ng ating multi-tester kung gaano kalaki yung supply. Ayan. Pass lang dito. Ayan. Pumapalo siya. Ayan. Ayan, pumapalo. Ayan. May supply. Okay, may supply. Good. Good yung ating ginawa. Okay. Now, so, ngayon guys, hanggang dito na lang. Sana may naintindihan naman kayo ngayong araw. Sa may mga katanungan regarding sa topic na to is just comment down below na lang kayo sa aking YouTube channel. So guys, maraming salamat sa inyo and God bless. So hanggang dito.